Conan Altatis of Conan Daily, and we are here at Valiant MMA and Fitness Gym in Quezon City, Metro Manila, Philippines. And we are with the most beautiful sambist in the world. Say hi to your millions of fans. Hello, good evening. I'm Mariane Mariano, aka your Trigon, from the mountain of Cordilleras, siyempre, Bohoco Mountain Province, particularly Ginsada. Yeah. Yes, my fellow Igorot and I, my parents, both of my parents are from Tadjan Mountain Province, so there. But we will speak in our language. Speaking of sambo, madam, kaano tuloy? When was your last sambo competition? Actually, my last sambo competition was June, I think, sa yung Asian Championship sa Lebanon. I was able to secure bronze in combat sambo, my specialty. Kasi ang sambo, as we all know, there are two parts, which is the sport sambo, yung combination ng judo and wrestling, and the combat sambo, which is closely, very close talaga siya sa MMA. Mm. Yes, very close siya sa MMA kasi aside sa yung striking up down, meron pagdating niyo sa ground is there's also a submission, takedowns, wrestling, something like that. So MMA talaga siya. Perfect ang sambo, yes, sa MMA. Yes, speaking of MMA, tell us about your last MMA fight. Yeah, God is good, God is good, because we were able to secure the flyweight championship belt for women in Warriors Fighting Championship sa Daet noong November 26 sa Camarines Norte. Norte. Yes. Hindi pala sur, so. Yes, Camarines Norte. Kaya, Norte, ha? Nakikita ang... Taga-Norte kami. Taga-Norte kasi. Yun. So, yun, thankful talaga tayo. God is good, God is good. So, thank you. You just mentioned that sambo and MMA are very close. Para sa mga female fighters, ito ba ay... please tell us, gaano siya kahirap? Sorry na wala yung tanong ko kanina, but... Actually, mahirap siya sa mahirap. Walang sports, most especially ang contact sport, walang sport na madali. Yes, talagang ito yung sinasabi na you will sacrifice your time, pawis, dugo, hirap, sakripisyo, iyak mo, lahat, injury and everything. But if you love what you're doing, wala yan. It will just pass to you. Basta love mo yung ginagawa mo. And mas especially kung yung ginagawa mo niyo, yung na-ambition mo yun is one step at a close na na-attain mo na siya. So parang lahat ng sulit lahat ng pagod, sakripisyo, and everything na isang atleta, yung mas lalo yung mga cuts, I have my cut na nag-kill, pero life go on. Maganda naman! Yes, kaya nga, maganda siya kasi sumasabay siya sa guhit. So, it doesn't matter, kasi katulad nga ng sabi ng iba, mga nauna natin, yung mga scars natin, kwento ng buhay natin yan. So, this is one of my kwento ng buhay ko as a fighter, as a athlete na ating bansa. So, pag uwi ko, magpapagawa ko ng scar. You represent, madam, you represented the Philippines noong 2019 SEA Games na ginanap dito sa Philippines, sa sambo. Do we expect you as well to represent the Philippines again in sambo in 2023? Is it in Cambodia? Yes, we actually, there is a hearsay. It's not a hearsay, pero it was been confirmed to us by our president na kami yung magre-represent ng bokator. Philippines for bokator sport. Bokator is? It is the national sport of the Cambodians. So, kami ang magre-represent in behalf of the Philippines. Likewise, we also have dito yung upcoming, pinaghahandaan din namin yung IMAG, which is, I think, it will be late November, something like that, of next year. IMAG is? The Asian Martial Art Games ng for Asian. All combat or contact sport yung laro na yun. Yes. IMAG.
pareho ba yung, or ano yung kaibahan or pagkakapareho nung bokator sa sambo? Actually, almost the same siya. Sa rules lang siya nagkakaiba, pero almost the same kasi you strike up standing, may take down, may submission. Ang alam lang namin is yung sa rules ang pinagkakaiba kasi if you submit, you need to submit it twice, something like that, to get the KO totally, something ganun. Yun yung difference. Unlike in sambo na once na yun yung submit at nag-tap na, that's it, tapos na ang laban. Yeah. And one thing more is siguro yung ano, yung sa oras. Kasi ang sambo is 5 minutes siya, pero isahan lang. So kailangan within 5 minutes, it's either manakout mo siya or kunin mo siya sa points. Ganun. So hindi na mahirap yung pag-transition nyo? The transition is not that easy. We just need to learn how points works for us para naman pumantay kami. Actually, pantay na siya. Doon lang kami siguro maghahabol sa point system. Yeah. I'm a back-to-back SEA Games gold medalist in other sports, actually. The queen! And crown her! Asian and world, so it's not new for me, those kind of feeling or stages. So, bumabalik lang ako, actually, because I lay off for 7 years to focus on my career, on my studies. Then, after noon, bumalik na ako for SEA Games. Actually, sunod-sunod lang yung transition talaga. God is good, God's plan is better than mine, kaya sunod-sunod lang. And now, I'm reaching yung dream ko lang na, that is, checklist ko lang yung maranasan ko lang kung ano yung pakiramdam ng pro, and sobra pa yung binibigay ng Panginoon because I was able to secure the recently flyweight women's championship ng Warriors Fighting Promotion sa diet. And we are very, very, very proud of you. Ito, last question na lang. I'm sure we will have more time to talk in the future. Ito na lang. Of course, marami dyan na gustong maging athlete, you know, represent ang Pilipinas sa international stage. Pero yung parents, ang worry nila is baka, you know, baka masira yung pag-aaral mo, baka yung oras mo ganito, baka mapasama yung katawan mo, lalo na sa female athletes. Ano, message to the parents na may kaba. Actually, sa mga parents na, ano, I think naman nag-evolve na yung way of thinking ng mga parents nowadays, most especially sa mga women. I believe na mas prosusuportahan nila yung mga anak nila when it comes to sport, particularly combat sport. Ngayon po sa mga medyo nagda-doubt pa dyan, come on, this is isang weapon to or grenade ng mga anak nyong kababaihan, mas lalo't hindi natin ngayon alam ang kondisyon sa labas, yung safety nila. So, this is one way for them to protect themselves when you're not around. So, I'm encouraging those parents na supportahan natin ang mga anak natin na gusto, mas lalo ang mga kababaihan na gustong involved nila sa sport. And at the same time, kung hindi man, you are the one who should encourage them to join sport. Mas lalo na yung mga ito nga, martial arts. Para din sa kanila. Yeah. And to your fans? Last. Sa mga fans ko, kung may fans man ako dyan, hello, this is Mariane Mariano, your Trigun. I-follow nyo po yung Facebook page ko, Mariane Trigun Mariano, or Facebook account. Same din, Mariane Mariano. And para makita nyo yung mga activities ko daily, please pray for us. Hindi lang yung ako, pero yung all local fighters natin na lumalaban against sa'yo para maabot yung mga pangarap nila. Kasi in the future, they will bring our nation, the Philippines. Tayo mga Pilipino rin ang dadalhin ng mga fighters natin. And including myself. So hopefully dumating tayo doon sa stage na yon na mag-step up in international. Looking for, positive tayo na I'm looking for that. Even with my age, ha? So I'm encouraging, age doesn't matter, kahit sinasabi nila na may ano yun. Pero somehow, I think, ang peak ng isang fighter is sa 30s. Kasi when in 20s, yan yung mga ano na they are gaining experience and yung pinapalakas yung mga katawan. But I believe that ang parang peak talaga ng isang fighter is nasa 30s. When you take good care of yourself, of course, hindi nyo inabuso yung sarili nyo. So again, thank you. This is Mariane Mariano, your Trigun. And you're only 27. Yeah.
Thanks to sir. And I'm officially crowning Philippines Combat Sports Queen. Wow! May queen na po tayo. May sambo queen po tayo dito sa Asia. Oh, well, yes. Combat Sports Queen. Yes. Oh, yeah. Madam Mariane Mariano, thank you so much. Thank you. Gawi-gawi sa ilabim, madam. Thank you. Thank you. Ay, mawatang din lang. Kalita ko?